Hello, magandang araw po. Ngayon po ay didiscuss ko naman po sa inyo kung ano ang tinatawag nila na end of service sa Saudi Arabia. Pasensya na kayo, wala akong edit dahil hindi ako masyadong marunong sa editing. So, marami sa akin nagtatanong, ano kaya ang tamang computation ng end of service benefits sa Saudi Arabia. So, sa Saudi Arabia, actually may mga kontrata naman tayong pinipirmahan at normally ang initial contract natin is 2 years, no? So kapag ka naka 2 years ka tapos nag end of contract ka, may mga nagsasabi na dapat 100% yung end of service benefits na makukuha mo. So pag sinabi natin end of service benefits, may dalawang computation yan. Sa iba, meron tinatawag na meron kang housing allowance, meron kang transportation allowance, tapos meron kang mobile allowance, tapos meron kang transpo allowance. So basically, tapos meron kang basic salary. So sometimes ang computation ng end of service benefits ay based sa iyong basic salary. So kung halimbawa ang basic salary mo is 2,000, yan. So yung 2,000, kapag end of contract ka, ita times mo siya sa 2. So ibig sabihin, ang end of service na makukuha mo is how much? 4,000 Saudi Riyal sa loob ng 2 taon. Yun ay kung yun ang yung basic salary. Pero may ibang company, ang computation naman nila, ito discretion to ng company, hindi lahat, ganun. So, may ibang company naman, ang computation nila is based dun sa total package mo, yun yung mga mababait na company. Kunyari, ang total package mo, 3,000 Saudi Riyal. So, basically, ibabase nila yung computation ng end of service mo sa 3,000 Saudi Riyal. So, kung nakadalawang taong ka, meron kang 6,000 Saudi Riyal. So, basically, as per Saudi labor law, ang computation ng end of service is based sa iyong basic salary. Pero, some companies, dahil medyo mabait sila, nagbibigay sila ng full benefits ng buong sweldo mo. So, yun ay kung end of service ka. Pero, kung halimbawa, naman ay resignation. Again, ito minsan kasi depende sa company, ano. Pwede niyo sabihin sa company niyo na end of contract ako, explain niyo sa kanila kaya dapat 100% yung computation ko based on kung may contract kasi hindi naman ako nag-resign. Kasi meron tayong ibang computation naman sa resignation. Ngayon, sa resignation naman dito sa Saudi Arabia, kunyari nag-resign ka, no, nakadalawang taon ka na. Tapos nag-extend ka ng pumirma ka ng panibagong kontrata tapos pagkatatlong taon mo gusto mo na nag-resign, ang computation dyan is 0.33, ibig sabihin 33% ng basic salary mo. Okay, so kung halimbawa galing ka ng Pilipinas, nagbakasyon ka, tapos may isa mong kontrata mo, tapos bumalik ka ng Saudi Arabia, meron ka ng ilan 2 years, so sabi mo pinapirma ko ulit ka nila ng 2 taon, eh gusto mo na mag-resign after 1 year. Pero nung nagbakasyon ka, hindi mo pa kinuha yung end of service mo dahil hindi ka pa naman, hindi pa naman nag-end of service mo. So, ang kinuha mo lang during that time is vacation pay. Didiscuss natin yan sa ibang topic. So, kung halimbawa naman, nakabalik ka na, galing ka ng Saudi Arabia, 2 taon ka na, bumalik ka pa dito, tapos after 1 year mo, ayaw mo na tapusin yung 4 years mo na kontrata. Kaya ang ginawa mo na lang, nag-resign ka na, so 3 years. Kapag 3 years lang, ang computation, kapag ka naka 3 years ka lang ng kontrata mo, ang mangyayari, 0.33 ng basic salary mo. Ayan na si Mrs. Galing siya sa Almawasim. Bumili siya ng, nagbablog ako, first vlog ko about end of service. Ngayon, kunyari nakaano ka na, naka 3 years ka, ang computation lang nun 0.33 ng basic salary mo. So, ibig sabihin yung 0.33 times ng basic salary mo, yun lang yung end of service mo. Again, discretion ulit ng company kung halimbawa ay pakukit nila yung end of service benefits mo noon sa iyong total package. Pero as per Saudi labor law, kapag resign ka less than 5 years, makakakuha ka ng 0.33%. Okay? So hanggang dito na lang muna tayo. I-discuss din natin yung after 5 years saka after 10 years ng iyon end of service benefit. Thank you for watching and enjoy the rest of the day. God bless.